Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay meron kaming espesyal na inihanda para sa inyong lahat. Samahan niyo po kami sa isang star-studded celebration kasama kaming apat at sila at marami pang manining na bituin dito sa Golden Celebration ng taon. Golden na, magical pa. Dahil 50 years na in the business, ang ama ng Star Magic ang nag-iisang Mr. M ng entertainment industry. Kaya tara na! Makisama sa saya at makijoin sa Golden Celebration! And let's all have a great time! There she was, just walking down the street singing Andiyan pala kayo. Alam ko ang bihira niyo akong makita. Kaya nga naglagay ako nitong supot sa ulo ko. Bagay ba? Ako nga pala si Mr. M. M as in macho. Talaga naman, marami kayong aabangan dito sa Kumo. Ha? Aabangan din kayo ng dito sa Kumo. Kumo campaign mula sa Star Magic. Malapit na po yan. As I was saying, I'm Mr. M, the visual artist, the director, sometimes also the actor. Ha? Napanood yung babae sa bintana. Galing ko doon, di ba? And I directed a lot of shows back in the 70s, even before ABS-CBN. One of which was the children's guide show in RPN9 called Carlos Cosmosmos. Carlos Cosmosmos, di ba? Ganda ng title. I worked with kid actors for that show. Great team. Oh, yes. Bisita pa pala namin dyan. Di ba si Boya de Leon? Christopher de Leon. Ayan. Hello. Ah? Si Mayor Herbert. Herbert Bautista ang artista ko noon. Andito siya. Sige nga. Si Tito Johnny. Si Tito Johnny, siya ang nagbigay ng break sa akin. No? Binigyan niya ako ng opportunity na maging artista as a child actor when I was 10 years old. Tapos yung unang dialogue na binigay niya sa akin, premiere pilot episode ng Carlos Cosmosmos, Jose Rizal. Adios, Patria Adorada. Region del Sol Querida. Perla del Mar de Oriente. Nuestro Perdido Eden. Tapos may mga dalawa pang paragraph yon na hindi, o stanza na hindi ko na ma-memorize hanggang ngayon. So inabot kami ng 17 takes. Pero that's how patient Tito Johnny is sa mga nagsisimulang mga artista. From there, Carlos Cosmosmos, naging Cuscus Balungos, naging 2 plus 2. Tapos meron pang sitcom, no? Classmates, Mary the Pater. Nandun ako, no? Bahagi ako dun sa mga shows ni Tito Johnny. Pati yung pagtawag sa kanya nag-evolve eh, no? From Tito Johnny to Direk Johnny to Mr. M. Again, Tito Johnny, thank you very much. Hindi mo nga ako minanage, pero hindi ako nawawala sa mga television shows mo. And I'm very honored to work with you and hopefully to be working with you again. Ako, masasabi ko lang, Tito Johnny, I would not have reached this point in my life, in various careers, no, without you. Isa kang haligi dun sa tahanan namin.
sa pamilya ko, si ako, si Papa, si Hiro, si Mama, si Arlene, haligi ka doon. At ngayon naman, patuloy ka pa rin na nagiging haligi sa mga batang mga artista na katulad ko at katulad ng anak kong si Arlene. Thank you very much. Isang malaking utang na loob yun mula sa akin at mula sa aking pamilya. Thank you very much, Tito Johnny. I love you. I love you too, Herbert. I love you too. You know, Herbert was, I think, 10 years old when I worked with him. Yes, now we're managing his 17-year-old son, Harvey. Ang gwapo din. Ha? Pero mas pogi ang tatay. Grabe. Para pinatanda ko sarili ko by saying that. Ha? Anyway, erase. Pero alam nyo kung ano ang hindi may erase. Noong mga panahon na nagsisimula pa lang ang ABS-CBN, isa sa mga una kong palabas noon yung palibasa lalaki. Oh, guwapings! Di ba? Guwapings! Alam nyo naman. Siyempre, saan pa magmamana? Eh, di sa direktor. Alam ko, andito yung isang bida dun eh. Asan? Ano to? Hindi! Ibang goma! Ayan! Goma! First of all, I'd like to greet you, Mr. M. Happy 50th anniversary in the entertainment industry. Second, I have so many memories of you. You were our director sa Palibasa Lalaki and other shows like ASAP, you know, Richard Loves Lucy, Ninong Kapanamin sa Kasal. And I remember we had a collaboration, no, sa pag-build ko ng House of Green Hills. You're actually the main designer and architect of that beautiful house. Yung magandang memories kay Mr. M, you know, bilang artista. He allows you to be yourself as an actor. He allows you to build up your character, no, in a show. Like in Palibasa Lalaki, nag-i-enjoy siya na, number one, kailangan alam mo lang yung script mo. Then he allows you to do ad-lib. He's a very open-minded director. And he loves to share his knowledge as a director. In fact, when I studied in UP and NYU for directing, siya talaga yung pinaka-mentor ko in Palibasa Lalaki. I'd watch him how he directs. I watch him how he directs ASAP, how he makes his camera move, how he calls the shots. I have lots of wonderful memories of Mr. M. I'm very happy for you, Mr. M, and I hope you will not stop, no? As a director, and I hope you'll not stop creating wonderful shows for Philippine TV and Philippine movies, no? So again, happy 50th anniversary in the entertainment industry. Grabe ka, Goma! Ang lakas naman makatanda nun! Talaga si Goma, oo. Oh. Ano ba to? Mr. M. As in, Mr. Matanda. Ay, magkamukalan tayo. Guys, that was Goma. And, you know, back in the days, they used to call me Tito Johnny. I was Tito Johnny to a lot of people, especially kids, since I worked with a lot of kids. Remember? Familiar ba kayo? Sige nga! Yan. 4:30 na ang TV na. Back when kids got home early. Ngayon, anong oras na ba umuwi ang mga bata? Eh, hindi nga umaalis ng bahay. Ang TV was composed of a lot of child actors who later on became household names. Sinong kilala nyo galing sa ang TV? Ako, bigyan nyo ako ng 10 seconds. Kaya kong pangalanan lahat yan. Of course, ang the Pratt's siblings, the Garcia siblings, the Alvarezes, Angelou, Kay, Paolo Contis, Rosel, Jan, Shaina, Rica, Jolina, Angelica, and Claudine. Yes! Claudine Barreto! Yes, Claudine got her start sa Ang TV. Wow! Talaga? Andito si Claudine? Sige nga, asan? Hello, Tito Johnny. It's me, Claudine. I just want to thank you for all the years that you've been my second dad, for being my protector, my hero, and also my rock and strength. During the times that I was so down and so low, everything that I have achieved in life, all my success, I owe it to you and to God. And I just want to say happy 50 years in this industry. And show business will never be
show business without Mr. Johnny Manahan. Thank you so much. And thank you will never ever be enough for all the love, support, and everything that you've given us, your babies and Star Magic. We love you. Please always stay safe and God bless you. Love you and I miss you. Community! You know, we discovered and managed a lot of artists sa Talent Center mula pa noon. Imagine, 28 years na kami, no? 28 years. Since 1992, it grew and eventually became Star Magic. And people started calling me Mr. M. Aside from founding that organization, along with Mr. Freddy Garcia, and of course, managing all these artists, with Mariol, I never stopped being a director. I was directing Ang TV simultaneously with Home Along the Riles. Tapos tuloy-tuloy din yung mga series. Abangan ang susunod na kabanata, Okidokidok. Then there was Kaya ni Mister, Kaya ni Mrs. I had the chance of working again was with Maricel for that show. Yes, Maricel. Maricel Soriano was just 13 years old when she did Kalos Kosmosmos. Then she became the diamond star, Miss Maricel Soriano. I saw her grow up from playing a kid to playing the role of Mrs. in our sitcom in ABS-CBN. Andito ba si Maria? Pati si Maria nandito? Asan? Hi, Mr. M. Happy 50th birthday. Uy! Happy 50th anniversary. Looking forward to another 50, 40, 30? No, joking. I'm very happy na naging part ako ng 50 mo, Direk. I love you very much. You know that ang tagal ng pinagsamahan natin. So very happy ako talaga. Kaya, really looking forward to another 50. Kaya mo yun, Direk. Ikaw pa. Gayun pa, lagi ka nag-gym. Hindi ba? I love you, Direk. Happy 50th anniversary. Our Miss Maricel Soriano. Mahal na mahal ako niyan. Kaya mahal na mahal ko rin yan. You know, guys, I've directed all kinds of TV shows. Sitcoms, reality, musical variety, movies, concerts, TV specials, and kung ano-anong special events. Check out my Wikipedia page. Kulang na yung listahan nila eh. I have worked also with a lot of actors. Okay. Performers, singers, you name it, you name it. Sino bang next na darating? Parang alam ko kung sino eh. Ayan. Happy, happy 50th anniversary to you, Mr. M. Thank you so much. Thank you dahil nagkaroon ako ng chance at sana magkaroon pa rin ako ng chance to work with you. Alam niyo po, pag sinabi namang Mr. M, di ba, parang napaka-exciting ng project and it was a dream to actually work with you. From together, yung mga shows and concerts na dinirect mo for me, Mr. M, and of course Martin and I, and of course ASAP. Madami ako natutunan sa inyo, Mr. M, and I sobrang thank you for that. Sinabi nila na you will get to work with Mr. M. Ako, ninenervyos ako dahil, oh my gosh, paano bang makatrabaho ang isang Mr. M? And I was gladly surprised because he is such a darling. He's very quiet, he usually stays on one side and just observes. But nevertheless, he always comes up with the best ever. And he always gives his best. And I thank you again, Mr. M, for the opportunity of working with you. And I'm still looking forward to future shows with you. Happy 50th anniversary, Mr. M. I love you. And I love you also, Pops Fernandez. I love you. Ibang Pops Fernandez. Yes, I like staying at just one side. But seriously, people think I'm scary. Am I? I don't think I am. But thank you for the wonderful message, my dear Pops. Very nice seeing you again. You mentioned Martin Rivera. I worked with that man too. Several times in concerts and specials and of course in ASAP. I also directed Miss Universe when it was held here in Manila. And also these other beauty pageants. I remember working with Martin in Binibining Pilipinas. Yes. Ang saya namin noon. Sabay kaming kumain.
sabay kaming maligo. No. I mean, hindi ko sa amin. But you know, I always wondered why he never hosted any beauty pageants again. Magaling na host yan eh. Martin Rivera yan. I'll never forget the time where I was a host for Binibining Pilipinas. I'll never forget that. Johnny was the director, of course, and I had all these people telling me what I need to do, what I need to say, how I need to say it, how I need to do it. And I was so pressured that when I got to Johnny, when he was going to give me his direction, he said, don't listen to them. Do whatever you want. Binibining Pilipinas, they never called me again. Never. Johnny Manahan, my dear friend, happy 50 years in this business. And I don't thank you just for me, but I thank you for my father. I am second generation Rivera, a second generation Rivera that you have directed through the years. The best years of my life, walang biro to, the best years of my life, you have captured through your lens. You have told me where to go, even if I didn't want to go there. All I know is the magic that we all share, that you see in our every performance, whether it's on television or in a live concert performance, you were always the magic. Johnny Manahan, I love you, I miss you, and I wish you well. Good luck to the next 50 years in the business. I love you, Johnny. Ba't parang kasalanan ko? Ha? Best time yun, ha? Best time. Also, that's why hindi na ulit kita nakita sa Binibini. Martin. Tumutok lang kayo dahil nagsisimula pa lang tayo. Painit ng... Naku, grabe. Maraming darating. Abangan nyo yan. Huwag kayong lilipat. Huwag niyong pipindutin. Okay? Maraming bisita ngayong gabi. Kaya kung gusto niyo makita si Liz Ken, kung gusto niyo makita ang Mayward, Oy! Hello, Sen. May Edward, mamaya pa kayo! Ay, mamaya. Ay, nagkakagulo na yung mga tao. Sorry. Edward, ano ba? Sorry po. Ayan. Nagkamay. O, ngayon, alam niyo na. Na totoo yung sinasabi ko. Ha? Meron akong... Sino yan? Ano yan? Esmioski! O yan, ewan ko na lang kung makakalimutan yung pang lechon. Your Esmios! Nga! Sino ka ba? Ay, nako. Bahala ka na. Alis muna ako. Thank you, Mr. Macho. Ako nga pala si Mr. M. Ako si Mr. Mabilbel. Makolesterol. Mataba. Ako si Mr. Matakaw. Pero alam nyo, 50 years sa industry, nako, napakarami kong mga naging kaibigan. Marami ako naging kaibigan sa lunch. Marami ako naging kaibigan sa dinner. At ang paborito ko, marami ako naging kaibigan sa midnight snack. Grabe, nakakatawa yun. Grabe. At syempre, Mr. Matakaw talaga. May mga friends ako na sikat. Yung mga kilala na nyo. At syempre, meron din akong friends na low-key. Yung mga kagaya ko. Pero sino-sino nga ba itong mga to? Ang naalala ko, si Joji. Si Joji, tama. Si Attorney Joji. Napakabait niyan. Wala akong masabi diyan. Ang masasabi ko lang sa kanya, Hello, Mr. M. Ayan, golden na po kayo ulit. Well, how many people in this lifetime can actually receive such kind of a blessing? Napakadaming opportunities po na binigay niyo sa napakaraming tao, and I am so fortunate to call you a friend, Mr. M. And I am really so happy with this new landmark achievement of yours. And well, as they say, when you talk about Johnny Manahan, Mr. M will always be equivalent to quality, ingenuity, and successful shows. Happy anniversary, Mr. M. God bless. All right.
Ayan naman, ito naman si Joji, eh, pabigla-bigla naman. Naka-face mask pa siya. Akala mo naman, nakasakay sa angkas. Ngi! Aalokin sana kita nitong mansanas eh. Pero kita niya naman, yung mga kaibigan ko na yan, eh, hindi ako ilalagyag niyan. Esmiuski! Eto, matagal ko nang kilala to. Siyempre, pinili ko talaga yung mga siguradong hindi magsasabi ng masama sa akin. Kaya pinili to. Kaya Lau, pasok! 50 years. I've probably known Mr. M for around 20, 25 years. But when I first met him, I heard that he was such a terror. And when I finally got to work with him, it was true. He was really a terror. But if you get to know him better, you know that he's only a terror to those who are not professional, those who are not talented, those who are not on time, and those who are not serious about their craft. That's the kind of terror I like to be friends with. Terrors who are professional, who value their work, and who value friendships, and who also are very professional about their craft, very serious about their career, and are always thinking not only about the show, but the effect it has on those who will watch it. That's why Mr. M and I are friends. Because maybe we're both terrors. Ano namang si Lawrence? Kaya ako nga pinili eh. Tapos tatawagin akong terror? Nge! Eto, ano? Ano? Hindi pa tapos yung si Lawrence, ma'am? Ano pa yung sasabihin sa akin niyang hinayo? Alam nyo, akala ng marami, mabait si Mr. M. Hindi totoo yun. Number one, napakalaitera niyan kay Mr. N na yan. Parinig niyo lang kung paano man lait ng tao yan. Ibang klase siya. Swabe lang. Isa, dalawang salita lang. Pero sakol, patay, kalbo, ubos. Akala niyo hindi siya chismoso? Oh my. At tanong yan, uy, ano itong balitang to? At ang daming chismis. Hindi man siya yung nagkikwento, pero nang-uudyot yan. Law, kwento mo kung ano yung nangyari doon kay ano. Ha? Paano alam yun? Grabe, basta kwento mo. Laitero, chismoso, yan si Mr. M ko. Ang maganda lang kay Mr. M, maski laitero at chismoso, kami-kami lang nakakaalam. Pag tapos namin pagkwento, wala nang ibang makakaalam. Pero, kung bayarin niyo ako, I'm sure makakonvince nila din si Mr. M na para pagkwento. Happy 50th, Mr. M. Boy, what a 50. Ah! Laitero pala. Eh, yung pajama mo. Pinalitan mo ba? Nye! Teka nga. Matawagan nga to si Lawrence. Asa na ba itong telepono ko? Hi, Mr. M. Congrats on your 50 years. All I can say is that you are the real magic behind Star Magic. Bongga, di ba? Thank you for all the years of friendship. Ay! Nako! Si Karen pala yung natawagan ko, tsaka yung delivery food. At syempre, gusto ko lang din magpasalamat dyan kay Karen kasi bongga talaga siya. Bongga talaga yung mga projects na mga pinagsamahan namin ni Karen. Alam niyo ba siya nakaisip ng Star Magic Ball? Yung Pure Magic? Tsaka yung bagay na bagay ako. Yung Black Magic? Yung pang Halloween? Ngi! At syempre, maraming marami na kaming pinagsamahan niya ni Karen. Isa pang taong mahaba na rin ang history namin. Si Leo. Na pwede namang Leo. Ngi! Being with Mr. M is actually very, very intimidating. I remember nung umpisa, palagi ko hindi pa nga ako gusto ni Mr. M noon eh. But I ended up working with Mr. M, and one of the first experiences that I truly enjoyed was when we traveled together to the LA screenings. And I even got Mr. M to ride a roller coaster. And can you imagine Mr. M riding a roller coaster, considering how serious he was, lalo na before? And he looked like he had fun. And over the years, I've had the pleasure of traveling with Mr. M to different places. And one of the things that's really good with Mr. M is the fact that
hindi mo na kailangan ng tour guide. Hindi ka na magbabayad ng tour guide. Kasi si Mr. M, kahit saan kayo pumunta, he pretty much knows a lot, lalo na kung mga museums yan, art galleries yan, or any place with any cultural significance. Laging si Mr. M, meron siyang anecdote, may kwento siya. Eh kung halimbawa, ikaw hindi ka well-traveled, pag si Mr. M ang kasama mo, ang feeling mo bigla tumatalino ka, gumagaling ka. At saka si Mr. M, pag halimbawa nagta-travel kayo together, that's when he lets his guard down eh. So si Mr. M, yung sense of humor niya, mas doon lalabas. Wow, Mr. M, 50 years. It's 50 years of great television that you've done. I remember when I was starting, when I was young, I would see your name already in the credits. So medyo nakakatuwa, nakaka-proud that at a certain point, we also got to work together. So hopefully, Mr. M, you will have a lot more years directing and, you know, showing the world what you can do. In fact, with everything that you continue to do, even with the changes of technology, you're always ahead of the curve. So, Mr. M, more power, and looking forward to seeing more programs conceptualized, directed by Johnny Manahan. At sana hindi magaling si Fritz Infante na ginamit ko yung tagline na yun. Nakatulog ako sa haba ng message mo, Leo. Pero alam nyo, sa dami naming napuntahan niya ni Leo, eh, marami na rin kaming napuntahan na restaurant yan. Pero isa pa, eto pa ang isa, si Pat P. Hi, Mr. M. Look what I have. Your favorite ginger beer. I'm so kidding that I introduced it to you. After this pandemic, hope I can share with you a hearty meal over a glass of ice-cold ginger beer. Love you, Mr. M. Congratulations, Mr. M. Happy 50th anniversary. Wow, unbelievable. 50 years in the entertainment industry. Thank you for sharing your passion and your talent selflessly. I love you, Mr. M. Thank you, Pat P., for that wonderful advertisement sa ginger beer. Pero joke lang, biro lang. Pero maraming gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Maraming salamat sa'yo, Pat P. Kasi inintroduce mo sa akin ang ginger beer. And yes, mahal na mahal ko ang ginger beer. Which reminds me... Wait lang ha. Kukuha lang ako ng ginger beer. At ituloy natin yung kwentuhan. Wait lang. Alright. Mr. M, okay na ba yung ginger beer nyo? Dang, mamaya pa kayo. Ano ba? Masyado naman kayo. Cheers! Cheers po, Mr. M. Mamaya pa kayo. Cheers, Mr. M. Cheers. Excited na cheers. Pa kayo. Pero sige. Bubuksan ko na rin po. Okay. Sa ating natutunan ngayong gabi, gusto ko pong siyempre batiin ang lahat ng magandang gabi. Ako isang ketchup. Bago ko sabihin yung apelido ko, meron po akong story ang gusto mo nang i-share sa inyo. About Mr. M, ako po ay isa sa mga pinakamasunuring alagad ng Star Mad for almost 20 years. Ako po ay sumusunod sa lahat ng mga pinag-utos at ibinibili ni Mr. M. At mula po sa dating office pa lang hanggang sa paglipat sa bagong office, LJ Building, talagang sumusunod ko po ang lahat ipinagbibilin at inuutos ni Mr. M. Sukdo lang linisin ko po ang opisina ni Mr. M. Kahit galing taping, talaga dadaanan ko lang ng lampaso bago umuwi. Sa ngayon nga, gusto ko nga actually nga pasadahan ng disinfection ng mga tahanan na ni Mr. M. Hindi na ako pinayagan ng mga marshals. Pero enough about me. At tulad po sinabi ko kanina, ako po ay napamanahan ni Mr. M dahil po sa aking pagiging masunurin. May kapalit po ang mga serbisyong iyan. Hindi po matatawaran ng mga materialis na bagay ang aking mga paglilingkod kay Mr. M. Wala po ito. Hindi po ito kasama doon. Ang akin po talagang inarbor kay Mr. M ay ang kanya pong apelido. So, yun po ay... So, sa clarification po ng lahat, ang akin po totoong pangalan talaga sa ngayon ay Ketchup Manahan Eusebio. Yan po ang mga aking pinag-initan. Ngayon po, ngayong gabi, dahil po celebration ng 50 years in show business ng ating pinakamamahal si Mr. M, ay may mga hinandog po ang aming grupo na siyempre ikagagalak ng ating mga
fans. Nandito po at aming naimbitahan ang mga maniningning na bituin ng mga kapamilya stars ng Star Magic. At para po ating introduce sila isa't isa, ay gusto ko pong bigyan ng M ang kanila pong mga pangalan, best describes them. Na unahin po natin si makisig na Joshua. Andiyan. Ang magandang si Julia. Siyempre. Ang marikit na si Jane. Ang mahusay na si Robbie. Ang matangkad na si Donnie. Ang mapayat na si Maymay, ang ma-English na si Edward, ang matulis na si JV, syempre, at ang ating syempre Miss M in her own right si Maha. Magandang gabi dito sa mga nagagandang lalaki at babae na ating kapatid sa Star Magic. Bago ninyo batiin ang inyong mga fans, guys, mga idol ko kayo, ang huhusay ninyo in your own rights, ay gusto ko munang tanungin bawat isa sa inyo ng isang kung ano ang pinaka-memorable at naaalala ninyong moment or memory with Mr. M. Unahin natin siguro yung ating wapong-wapong si Joshua Garcia, brother. Meron ka bang memory kay Mr. M na hindi ko makalimutan, bro? Memory? Siguro yung ano, yung every time na pumupunta ako. Minsan lang kasi ako pupunta sa office eh. Every time na pumupunta ako sa office, palagi niya akong sinasabihan na before pa nagsisimula pa ako na mag-workshop ako palagi. Ayan. At di ko rin makakalimutan yung pag nagugustuhan niya yung mga performance ko sa lahat ng ginagawa ko, yung mga compliments niya. Ayan. Ayan. Ganun siya eh, no? Ganun siya, bro, eh, no? Ipapaalala niya sa atin. Very, mga... very tatay siya eh, sa ating lahat. Yung mga pinaghirapan natin, kaya niyang iparamdam sa atin na tama yung ginagawa natin. Galing mo dyan, bro. Tama yun. Si Julia naman. Si Julia. Uy! Julia! Hello! Hi! Good evening, everyone. Hi! Bilang sa celebration nitong gabing to, meron ka bang pinaka-naaalalang moment? Siyempre, I'm sure, matagal mo makasama rin si Mr. M. Meron ka bang may hindi makakalimutang pagkakataon o memory with our beloved Mr. Johnny Manah? Yes, ako personally, the same with everybody, siguro ang dami kong ma-share na moments, but siguro ang pinaka tumatak talaga sa akin is may isang Star Magic Ball, and syempre ang pwede lang uminom ay mga 18 and above. Pero nung mga panahong yon, 17 pa lang ako at uminom ako ng champagne. And then naman. Ha? Siyempre naman. Siyempre naman. And then, nung ASAP the next weekend, na-fine ako 10,000 underage. Talaga ba? Yes. So, yan ang pinaka-memorable moment ko with Mr. M. Nung siningil niya ako ng 10,000 as 5,017. Hanep. Okay yan. At least tumatak talaga. I'm sure di mo talaga nakalimutan yan. Yes. Tanungin naman natin yan si Jane. Jane, hi. Kumusta? Meron ka bang ganong experience na singilan blues kagaya kay Julia? Or ano bang may nakanaaalala mo dito kay Mr. Ed? Meron naman. Siguro kami lahat iba-iba yung experience namin kay tatay, kay Mr. M. Pero sa akin yun yung sinabi niya sa akin na nasa tamang bahay nga ako and tamang tao na kung sino nga mag-handle sa akin. And also, siguro hindi lang siya basta manager na nag-handle sa amin. Doon ko talaga na experience na tatay talaga siya na hindi lang puro trabaho yung nasishare ko sa kanya, hindi personal
life din kapag may mga problema din ako. Or napaka-open and napaka-buo niya. Yung puso niya, yayakapin ka talaga, tatanggapin ka niya. And siguro, isa doon na every time na pumupunta akong office, sasabihin niya na magpapayat ka. Pataba na naman. Papayat ka. Siguro typical yon. And minsan lang kasing tumawa si tatay, si Mr. M. And I'm so happy kapag nakikita ko siyang masaya. And kapag nagpapakain siya, lagi yung nagpapakain si tatay. And nagbibiro. Yun lang. Amen. Mukhang talagang tumagos talaga sa'yo yung mga paalaala yun. Maraming salamat guys. Ang ating idol naman na si Robbie. Brother, meron ka rin bang mga ganong moment? Tanungin ko lang muna kung ano first impression mo kay Mr. M, kapatid. Ano sa tingin mo yung medyo dating ni Mr. M nung una mo siyang nakilala? Takot ako kay Mr. M hanggang ngayon. Pag nakikita ko siya, pareho tayo, parang no? Oo, iba yung pakiramdam kasi ano yan eh. Si Mr. M, pillar yan ng showbiz. Parang you can't spell Star Magic, you can't spell showbiz without mentioning his name. Diba? Parang nandun na tatak-tatak showbiz talaga is tatak Mr. M. Pero ang di ko makakalimutang mga moments is yung mga pag-uusap namin regarding basketball last time. But there was one instance na hindi related sa basketball. We were doing this this show called Dance Kids. So, anong nangyari? Okay. Pina-stop taping ni Mr. M lahat. Tigil taping. Pocketin mo yan si Robbie. Pinapunta ako sa booth. Next thing you know, pagbaba ko, umiiyak ako. Umiiyak ako. Dahil sabi niya, kapag maganda na yung moment, wag mo nang pahabain. Kailangan na sa taas ka lang. At doon ka na-realize na si Mr. M talaga, yung tipong direktor na kung may pakialam siya, gagawin at gagawin ang lahat para mas mapabuti. Hindi lang yung programa, pero yung mga alaga niya. Kaya mahal na mahal ko yan si Mr. M. Solid eh, no? Solid. Alam mong yung kapakanan din talaga natin yung mga pinapriority. Tanungin ko naman yung kapatid natin, si Donnie. Donnie, brother, meron ka rin bang mga hello, ganon, hello, experiences? Hello. Anong mga experiences mo na mga hindi makakalimutan kay Mr. M, bro? First of all, agree ako kay Kuya Robbie. Nakakatakot si Mr. M, especially the first time that I met him because fresh from high school ako noon. So I was very young. I'd say I was like 16 maybe. And I was so scared kasi I've heard so much about Mr. M, but I never really met him personally. And when I entered the Star Magic office, and then I saw that his office was in the end, you know that sobrang ako na-tense, parang napapressure ako, hindi ko alam kung sasabihin ni Mr. M sa akin. And then the first time I sat down, he gives you this look like, parang titignan ka talaga niya ng ganyan, ibang-ibang angle. And I was so scared. I was like, oh my gosh, what's he gonna say? What's he gonna tell me? But you know, he made it so easy for me. He made it seem like it wasn't supposed to be stressful. Sabi niya talaga, gusto mo ba talaga mag-showbiz? Bakit? I'll put you first sa mga workshops, tignan natin gusto mo. Alam mo yun, parang tatay figure talaga yung very second impression ko sa kanya. Yung first natakot, second tatay figure. I remember there was this one go-see that I went to, my very first go-see. Lahat kami nakasuot pa ng white t-shirt. Alam mo yun, we're all outside the room, inside the go-see audition room is probably Inang, Tita Cory, you know, all the bosses. And I was so pressure nervous. Pressure yun, yung gano'ng lineup. Sobra, di ba? Lahat kami nasa labas, nakapila lang, tapos lahat sila nandun. And I think Mr. M felt that I was nervous. And I don't think he remembers this, but I remember him, you know, going up to me and telling me, oh, chill ka lang, it's gonna be okay. And he really made sure that he was there every step of the way. So, you know, those small things or even just seeing him in the hallway and him giving you a tap in the back. Alam mo yun, it's really cool to have him in all of our lives. And Mr. M, I know you're watching. Thank you so much. We all love you very much. I'm excited to get to work with you very, very soon. And love you, Mr. M. Solid yan, brother. Thank you, Donnie. Doon naman tayo dun sa dalawang ano, yung mag-shota pa talaga to si May tsaka si Edward. May. Meron ka bang naaalala mo Kuya Ketchup? Siningit ako. Padulasin na lang din dito para hindi na masyadong big deal. Anyways, gusto kong tanungin, May, baka meron kang mga ganun din na mga story at naaalala memorable moments kay Mr. M. Baka pwede kwento mo sa ating mga viewers. Nadidistra ako kay Kuya Robby. Hindi ko alam kung ano yung may kinakain ka ba? Ano, ba't ka ganyan?
Hindi, ang pinaka-memorable kay Mr. M, masasabi ko, noong Star Magic 25th anniversary po yun sa Singapore yun, yung first show namin ni Edward na kasama po yung mga bigating artista. Mga baguhan pa po kaming artista noon at sobrang halata talaga na sobrang kabado kami. At nalata ni Mr. M yun. Tapos, doon kami sa gilid, hindi kami naipag-usap sa iba, hi lang, ganyan. Tapos, lumapit si Mr. M. Tapos, lumapit siya, kumusta kayo? Okay lang kayo? Sabi mo, opo, sir, okay lang po, sir. Tapos, sabi niya, halika kayo dito. Sabi, po, sir, talaga bang okay lang kayo? Sir, kinakabahan kami, sir, kasi ang ganda kasi ng kanta ni Miss KZ Tandingan. Okay na sana yung ano niya eh. Okay na yung kanta niya eh. Okay na yung performance niya. Tas kami parang baka masira ko yung moment, kaya yung dating. Baka masira namin yung show. Pero ito lang yung tumatak sa isip ko. Sabi niya, ano ba sa tingin mo kung bakit ka nasa Star Magic? Ano ba sa tingin mo kung bakit kayo nandito? Tas sabi namin, bakit po, sir? Tas sabi niya, because you have your own magic. Tapos simula no, yun lang yung sinabi niya. Tapos biglang, napaisip kami ni Edward. Tapos na-touch din kami dun sinabi ni Mr. M. Tapos simula no, hindi ko na-question yung kakayahan namin, yung kaya naming gawin. Kasi just being you pala at kontento ka, accept mo yung kung ano meron talento ka. Yun yung magic mo. Yung iba ka sa lahat. Oh, Deb. Ganun pala yung magic mo eh. Ganun pala magic mo. Maya-maya. Malamang Edward, yun din ang ikikwento mo. So, iba na ngayon ikikwento mo. Siyempre, nauna na magkwento si Maya-maya doon eh. Edward, baka meron ka mga naaalala memory. Ano yung sa'yo naman? Ibahin meron natin ng konti. Maya-maya. So, ibahin sa'yo, Edward. Parang alam natin lahat na si Mr. M is a man of very few words. Paminsan-minsan siya nagsasalita. Tapos kung nagsasalita siya, two sentences max. Naalala ko, nag-plot kami ni Maymay, nag-rehearsals, nag-blockings lang kami for ASAP. Years ago, siguro sa 2018 to. Tapos, natapos yung prod namin. Bumaba kami sa stage. Tapos, isa-isa, may mga bumabati sa kanya, yung mga iba't ibang artista. Tapos, tumatawa siya, nag-handshake. Tapos, nakita niya ako, sabi niya, uy, so lumapit ako sa kanya. Akala ko may praise or may comment or may mga ganyan. Sabi niya, Edward, tumataba ka na. Tapos yun lang. Okay, James. Yun lang. Tapos sabi niya, okay na, go. So since then, hindi na ako nag-t-shirt sa ASAP, nag-jacket na ako. Yun lang, pinaka-memorable experience with Mr. M. But he always wanted to make us improve. So, since then, parang 1 meal a day. Parang yung mga naaalala natin, mga sita, eh, no? Parang mga yung kung kailan tayo na sita ni Mr. Red, parang ganun ang dating. Pero, eto si Brother JD, baka ibang mga stories nito eh. Tol, bro, ano mga naaalala mo kay Mr. Red, brother? Ayun, brother, kamusta? Ayun, yung memorable moment ko with Mr. M, yung parating pag nasa ASAP kami, yung tipong gusto kong mag-shake sa kanya biglang. Gusto kong mag-shake na sa kanya. Bigla minsan magkaganda naman si Mr. M, pero minsan tatap ka na niya sa likod. And alam mo yan. Alam ko yan, na ganyan din ako. Di ba bro? Kasi sobrang busy naman ni Mr. M kasi sobrang visionary niya, lalo na pag nasa ASAP siya, in the zone siya parati. Like Edward said kanina, he's a man of few words. And pag nakikita ko siya sa ASAP, pag nagdadireksyon ng mga sayaw, kantahan, he's really on point. And yun natutunan ko sa kanya, very passionate siya and it really proves na trabaho niya. Kaya, ayun. Yun lang yung memorable moment ko, yung pag-shake ko. The secret handshake. So, yeah, I'm sure maraming mga iba pang, oo. So, sabi ko kay Mr. M, like, thank you sa lahat ng payo niya rin sa akin in terms of my dancing, sa pag-perform ko sa stage. He gave me the leverage din na mapataas niya yung moral ko. Dahil dyan forever, ako grateful sa'yo, Mr. M. Solid. Tama. Yan, may mga ganung stories din ako. Mga hindi niya nasasalog mga appear. Pero, nung na lang yung moral ko, okay lang yan. Okay lang. Alam ko naman, love niya ako.
Anyways, I'm sure mas marami mang itong mga experiences na mga memorable itong ating kapatid na si partner, Maha. Madge. Partner! Hello, partner. Partner. Okay, partner. Meron pa mga ganun mga kwento kay Mr. M. Ano mga, syempre, mas marami kong share sa amin. Ano yung mga tingin mo mga sobrang memorable o first impression kay Mr. M? Sobrang daming experience, memories with Mr. M. Sobra. Pero isa sa mga favorite ko siguro ay yung syempre, 'di ba, alam naman ng lahat na hindi ako confident na magsalita ng English, eh, 'di ba? So alam 'yun ni Mr. M. Talaga so, ba parang 'di ba naman tama? Yeah, don't you know? Don't you know, partner? Charot. Hindi, so hanggang sa may mga movies ako, tapos nanonominate tayo, partner, di ba? So, pupunta sa ibang bansa, ganyan. So, ako, naging very open ako na, Mr. M, baka hindi na lang pumunta kasi hindi ako confident. Baka mamaya, ang daming tanong, ganyan, di ko masagot ng tama. Sabi niya, sige, ipapa-English class kita, sabi niya. Ah, okay po, okay ako. So, akala ko, enroll ako sa kung saan. Tapos nag-message na yung handler ko si Nanay Nenet. Tapos, okay, punta ka sa room ganito, ganyan-ganyan. Sa ABS, akala ko kumuha ng teacher. Alam mo kung sino yung teacher ko? Si Mr. M. Talaga ba? Tapos para so, akong para ako ano, few words school lang. Partner. Kaming dalawa yun ni Kim eh. Para kami grade school. Kasi ang pinakaunan niyang tanong, what is verb? Sabi ko, ha, seryoso, Mr. M, from the start? Tapos, after nun, parang, na-build naman niya, naging confident naman, kahit pa paano. Tapos, ang mga sumunod na nun, partner, is, kunwari, gagawa ako, may shows ako, may mga pa-concert tayo, ganyan, di ba? Siya, kunwari, sabihin, Mr. M, ang writer po natin. Ha, writer? Hindi ko kailangan na writer. Huwag na tayo mag-writer. Ang daldal niya ni Maha. Tapos parang, po, Mr. M, ano po sasabihin ko? Tapos papatawag lang niya ako minsan. Pupunta ako sa office niya. Tapos parang magbabatuhan kami kung ano yung mga gusto. Yung gano'n, yung parang i-prepare niya sa something na hindi mo alam na kaya ko ba, pero matatapos yon at sisiguraduhin niya na, diba kaya mo? Yon. Yung parang lagi ka diba, nang i-remind na walang hindi kaya. Diba? Mismo. So, aminin mo, partner, dun sa mga pagkakataong yun, dun ka nahasa sa mga adlib at saka sa mga biglaang on the spot na mga pasakal niya. Yes, partner, like this, picking English, you know? Anip, ang galing, ang ganda ng mga kwento ninyo, guys. Gusto ko munang, syempre, marami pa tayo mga ibang bisita, pero yung mga hindi pa nakakapagbigay ng mensahe ngayong 50th anniversary ni Mr. M sa showbiz, meron ba kayong mga gustong message o wishes para sa kanya? Siyempre, alam natin na pabata ng pabata itong ating mahal na ama. So, ano, lalo na ngayong mga panahon na to, hindi tayo nakikita madalas personal. At I'm sure, marami tayong mga times na, diba, sa mga Zoom meeting na lang niya tayo kinakamusta at pinabalitaan kung ano mga updates. Medyo masakit sa akin yung personal sa totoo lang na dumating tayo sa ganitong point. Pero, syempre, hindi tayo magpapaka-corny at magpapaka-cheesy, pero yung traditional natin may mga message na magbibigay kay Mr. M. Sino yung mag-umpisa? Joshua, meron ka bang gustong message o wish kay Mr. M, brother? Ako gusto lang magpasalamat kay Mr. M. Maraming salamat sa 6 na taon na paggabay sa akin sa industriya at good health para sa iyo lalo na especially ngayon na may pandemic and ayun, thank you. Gusto ko lang mag thank you maraming salamat, that's all, thank you. Solid. Ayos yan. So yan, next. Julia and Jane, may mga wish ba kayo kay Tatay Danny? Syempre kay Mr. M and, you know, I would also like to mention Tito Mariol. Of course, syempre.
Sobra daming pasasalamat sa kanilang dalawa, Mr. M. This is your tribute. Gusto ko magpasalamat sa lahat for taking me in, for just instilling all the values that I have in me now, with me now, that I will take with me as I grow older. And I'm so thankful to have been part of Star Magic and to have had you as a father. And I don't know, I think I will never be able to thank you enough just for absolutely everything, for making my dreams come true, for believing in me, and just looking after all of us and treating us like your own. I can't imagine Star Magic without you as our dad. So thank you so much for everything, and I'll never forget everything. Thank you. Yeah, actually, same with kay Julia, and I just wanna thank Tita Mariol and Mr. M. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako kasi, lahat po kasi kami, lahat tayong mga artista, nagsimula tayo sa wala. And nagpapasalamat ako na sobrang laking tiwala yung binigay niya sa atin. Tiwalang binigay niyo po sa amin, Tay. And mga panahon na kapag may problema kami or kapag nadadaka pa kami, ikaw yung unang tutulong sa amin para makabangon ulit. And ayun nga, kapag Star Magic, Mr. M agad yung matatandaan namin at hindi ka po namin makakalimutan. Sorry ha. Mm-hmm. Pero sobrang mahal na mahal ka po namin, Mr. M and Tita Mariol. And yun, stay safe and stay healthy. I love you. Thank you, Jane. Ayos niya. Okay ka lang, Jane. Mukhang tubig dyan, Jane. si kapatid na Robbie, brother, meron ka bang mensahe? Well, tulad ng sinabi ko kanina, si Mr. M talaga, man of few words yan. So, kung sabihin, direct, I love you po. Forever. Super. Alam naman ni Mr. M kung gaano yung support ako po sa kanya, tsaka kung gaano yung laki na pasalamat ko dahil binigyan niya ako ng confidence. Kaya, Mr. M, I love you. Super. Swabe. Yun lang, sorry. Si Donnie, may sinabi na message kanina ka, Mr. M. Yun namang si Maymay at si Edward. Guys, syempre, ito yung time siguro natin na pasalamatan. Si Mr. M, sino gusto mo una sa inyo? Una lang po, sir. Yeah, ano ako na lang po, sir? Sige, Maymay. Ladies first. Okay, Maymay. Nice one, Maymay. Sorry, Mr. M. Happy birthday sa iyo, sir. Hindi niya birthday, Maymay. Anniversary. 50th anniversary ng kanyang career sa showbiz. Maymay, naka-live tayo, Maymay. Hindi na hindi niya birthday. Di ba pumate tayo ng birthday niya? Happy birthday pala. Maymay, anniversary, Maymay. Kaya ketchup, nagkamali ako. Happy birthday kay Miss M. You. Miss Maha Salvador. Happy birthday, Miss Yun Maha. Naman pala. Nag-buti naman. Thank you, Maya. I love you. I love you, Miss Joshua. Happy Pinagano birthday, mo pa ng daan, ha, Maymay. My birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. I miss you, birthday. Patawa naman ako din. Wish you too. Napadulas ni Maymay eh, no? Na-inis kayo nila sa kanan. Mr. M, bagong gising ka. Sorry, ma'am. Kakagaling ko lang kasi sa class, ma'am. Medyo, charamat. Hindi ito. Sige, tuloy yung Maymay, no? Yung motorist mo. Maraming salamat po sa, sa pagiging gabay po sa amin at pagiging itay po sa amin. At pagiging tulay po sa aming mga pangarap, Mr. M. Sa lahat po ng payo niyo po, Mr. M, talagang habang buhay po talaga dadalhin yun. Thank you po sa lahat-lahat na. Kahit nga minsan ay natatakot kami, pero talagang ginagawa mo yung best mo para maging open kami sa'yo. Kasi yun nga, nakakatakot ka po. Pero we love you, Mr. M. At maraming salamat. Pasensya. Talaga birthday. Ayos yan. Okay yan. Cute I yan. Love you, Mr. M. Ayos. Okay, yung birthday wish mo, Edward. Ikaw naman.
Happy birthday, Mr. Partner! Okay. Hindi, happy birthday, Match. Then, mga padaan lang ito, sa kaya lang ito ng mga kapatid natin. Sige, Edward, ano yung mga wish mo sa birthday, Mr. M? Hindi, sa anniversary ni Mr. M. Gusto ko lang talaga magpasalamat kay Mr. M. Ang haba talagang pasensya niya sa akin. Kasama yung hunter ko na si Ate Love. Sa Tagalog ko, sa acting ko, sa weight ko, sa lahat. Maraming salamat, Mr. M. Because sa mga panahon na I didn't really want or believe that I could do it, you were the one who personally spoke to me and said that I could. So, maraming salamat po. And we love you. You can see from us how much we love you. And we will always love you. Whatever happens within this country, within this network, you will always be a father to us. We love you, Mr. M. Nice one. Si Donnie, baka may gustong ibahabol? Brother, meron ka pong gustong message na ibahabol kay Mr. M? Ayun, Mr. M, thank you so much for being a father figure to everyone. You didn't just see us as we were, you saw us how we could be. You saw the future in us. You see something more than we see, and I thank you for that. Thank you for believing in not just me but everyone here, and I love you so much. Hope you stay strong and healthy all the time, and I just wish you all the best in everything you do. God bless you, Mr. M. We all love you. Thank you so much. Very nice, very well said. Syempre yung ating kapatid JD, bro. Mr. M, wish mo para sa anniversary, Mr. Mr. M, thank you po so much for believing in all of us. Alam ko magkaiba po kami lahat. We have our own magic, and you literally had to pinpoint everyone and take notice po sa lahat ng mga talents po namin in flourish po kami as individuals. And for that, we love you from the bottom of our hearts. And thank you. Ikaw po talaga yung totoong magic nagpalabas po sa amin. And I love you. Thank you sa lahat, Coach. Nice one. Very well said. Siyempre, ang ating birthday girl, Madge. Mr. M, happy birthday to me. Hindi, Mr. M, siyempre, I love you so much. Sobrang grateful po ako sa inyo forever. Kaya alam mo na po yun, Mr. M. Alam mo na kahit ano man, kahit saan man, nandyan ako para sa'yo. Mahal na mahal kita, Mr. M. Nice one. Solid. Maraming salamat sa inyo, guys. Bukod sa inyo, guys, meron din tayong mga kapatid dito sa Star Magic na gustong magpaabot ng kanilang mga pagbati at mensahe kay Mr. M, syempre. Pero virtually, so meron tayong maihandang mga VDR para sa kanila. So ready tayo, VDR, pasok! Hi Mr. M! Gusto ko pong magpasalamat sa inyo sa lahat-lahat ng naitulong nyo sa akin. You've helped me so much to have the career that I have right now, and you've helped me so much also in honing the person that I am today. Maraming salamat po sa lahat ng life lessons at sa lahat ng pasensya. Alam ko po, napasakit ko rin yung ulo ninyo, pero hindi niyo ako binitawan. Nandun din po kayo sa bawat tigto ng buhay ko, at hindi kayo nagsawa, hindi kayo napagod. Naaalala ko rin po lahat ng mga travels natin abroad. Kahit na masakit na yung paa ninyo, talagang you were very excited pa rin to show me around. Tinuruan niyo ako kung paano manood ng play. Tinuruan niyo ako ng importansya ng culture. Nakakamiss yung mga panahon na yun. At gustong-gusto ko magpasalamat sa inyo dahil naramdaman namin yung pagmamahal niyo. You showed us how we should be valued. At iba ka, Mr. M. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Love you, Mr. M. So Mr. M, for me, is more than just our manager. Siya yung isang tao na lalapitan namin kapag kailangan namin ng
advice, kapag kailangan namin ng taong poprotekta sa amin, or magkipaglaban sa amin. So, siya yung parang tatay ng lahat ng artista, especially sa Star Magic. Hindi lang mga artista, pero pati mga handlers and RMs. Masasabi mong tatak, Mr. M, kapag, for example, sa ASAP. Parate nakaka-work namin siya sa ASAP. Elko, meron lang iba kapag kay Mr. M kung paano niya siguro i-execute yung mga bagay kasi parating may puso. Alam mo na mahal niya yung ginagawa niya kaya mahal siya ng mga tao. And now, on his 50th anniversary, gusto namin maparamdam kung gaano kami ka-thankful sa guidance niya and ni Tita Mariol. Yan, ikaw lang. Pinaka-memorable na experience sa kwento ko with Mr. M is isang audition nung nagsisimula pa lang ako na mag-artista sa Star Magic. Merong isang audition na pinuntahan ako na madalang kong gawin kasi tinatakas ako dahil mahihiyain nga ako sa mga auditions. Anyway, pinuntahan ko sa ABS. And pagdating doon, ando kami sa harap ni Mr. M, isa-isa kami pinapapasok sa kwarto at pinapasayaw kami. O ako, oo, kailangan daw sumayaw, ganyan. Eh, may binubuo yata silang grupo sa ASAP. I think yun na yung naging Giger Boys nung panahon. Okay. So anyway, hindi ko siya ginawa or hindi ko nagawa kasi hindi talaga ako komportabling sumayaw. Hindi naman sa ayoko, pero alam ko na medyo baka magmukha lang akong, you know. So hindi ko nagawa. Akala ko si Mr. M magagalit or madidisappoint siya. Siyempre yan, alam mo yun, baka. Pero hindi, hindi siya nagalit sa akin dahil ako yung mga batang medyo misunderstood. Ako yung akala nila. Si Mr. M, doon ko na naramdaman na kakampi ko tong boss ko. Kakampi ko to at naiintindihan niya ako. Kung ayoko mang gawin yung isang bagay, naiintindihan niya. Dahil meron mga bagay na mas mag-i-excel ako at yun yung gagawin ko. And yun, so through ASAP, you know, with singing, siya lang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob bago ako pumunta sa stage. Ako, Mr. M, ayoko ba to? Lagi na siya, ano ka ba DJ? Panis sa'yo yan. Rock and roll. Yun lagi yun. Mm-hmm. So, lagi may confidence pagdating ko doon. Sing, kitignan ko si Mr. M. Pag masaya siya sa nangyari, you know, masaya na rin ako doon. So, isa ang tatay namin sa industriya and Mr. M, mahal na mahal ka namin. Happy 50th anniversary, Mr. M. I can't think of any specific or particular incident, pero one thing was constant before in our workplace. Lahat ng tao kinakabahan pag nandyan na si Mr. M o pag may sinabi na si Mr. M. Ganun na lang yung respeto sa kanya ng mga tao. And ako, lagi akong kinakabahan. Actually, lalo na akong kinakabahan palagi pag nandiyan siya. Dahil alam ko, makakatanggap ako ng correction or pag pinatawag niya ako. Through the years, I've learned to accept yung mga correction niya sa akin, how he loves me. Kasi ganun naman talaga ang mga tatay sa mga anak nila, di ba? Mr. M may be a man of few words, but he's full of wisdom, discernment, and integrity. Kaya ang daming nagmamahal sa iyo, Mr. M. Siyempre, sasabihin ko, unang-una na ako dyan sa listahan na yan. Lagi kitang nami-miss. And know that you are very much cherished. Please, I just pray that you'll always be healthy. I love you so much and thank you for everything. Alam mo na yun. Kaya kayo, kapag pinansin ka ni Mr. M, gustuhin mo na pag pinagalitan ka niya kesa sa hindi ka niya papansinin at all. Dahil, ibig sabihin, trouble ka na. Okay? Ibig sabihin nun, mahal na mahal ka niya. Happy 50th anniversary, Mr. M. I love you. Yun! Nice one! Maraming salamat kay Labea, Catherine, Daniel, at syempre kay Miss Christine. Syempre maraming salamat din dun sa mga kama natin kanina. Joshua, Julia, Jane, Robbie, Tony, Maymay, Edward, JV, at kay Maha. Maraming salamat at I'm sure nalulugod ang kalooban ni Mr. M na marinig yung inyong mga mensahe. At I'm sure masayang-masaya siya. Meron nga lang parang ng... naninita sa akin dito na may pumapasok ang totoong Miss M daw. Ah, ayan na pala siya. Ayan na siya. Ah, siya na. Miss M. Totoo ba to? Road to 500,000 diamonds na tayo? Ay, eto na to. Magpa 500,000 na dahil nandito na ako. This is it. Pansit. Magandang maganda at matamis na gabi po sa inyong lahat. Ako nga po ang nag-iisa at walang kasing sweet. Ako nga po
ang tunay na Mr. M. Well, pwede rin akong Miss M. Not Miss Mariol, Miss M as in matamis. Kasi grabe yung nauna kanina. Naloka ako sa mga nagpapanggap na Mr. M. Yung isang nauna kanina, Mr. M na macho daw yun. Nakakaloka. Mukhang manyak. Yun ang letter M niya. At least yung pangalawa, umaming mataba at matakaw, ha? Tapos ikaw, ano sabi ni Ketchup? Siya daw yung pinamanahan, ang apelidong Manahan. Ketchup Manahan. Hoy, imposible yung Ketchup. Kilala kita. Marami lang siguro hindi alam si Mr. M sa'yo. Ako, makakarating talaga ito sa kinauukulan. Anyway, highway, by the way, this is it. Iba talaga pag tatak Star Magic. Nakita nyo naman po yung mga nauna na nagparamdam na Star Magic artist. Maski ako nalula at nasilaw sa ningning ng mga bituin na yan, eh di naman po ako magpapatalo. Ito na po ang next batch na mai-interview natin pagkatabis-tamis at pagkasikat-sikat at pagkakahusay-husay na mga Star Magic artists. Andito po sila. Ay, nako. Pasalubukan po natin ng mga masigabo at nakaningning na palakpakan sina Mr. Piolo Pascual, Dieter Ocampo, Jericho Rosales, Jake Cuenca, Shaina Magdayaw, Arjo Ataide, Enchong D, Liza Soberano, Enrique Hill, and of course, the one and only Miss Dimples Romana. Hello, kaway-kaway naman dyan, guys. Oh, isasimulan muna natin, isa sa mga veteran actors ng Star Magic, Mr. Piolo Pascual. Magandang gabi po, sir. Hello po. Hi, hi. Kumusta sa lahat? I've been watching the whole time. Sarap mag-reminisce with Mr. M. And, you know, all this time na parang akala ko buong buhay ko na nakatrabaho si Mr. M. Meron pa pala talagang hindi pa tayo pinapanganak eh nakatrabaho na ni Mr. M. So, napakalaking karangalan na mapasama dito. So, maraming salamat. Well, speaking about the past and memories with Mr. M, ikaw, PJ, ano yung naaalala mong major memory mo with Mr. M? Di ba yung parang baguhan ka sa showbiz, tapos makikita mo si Johnny Manahan. Ano yung pakiramdam? Just the same. Just the same as anyone. Si Mr. M, hindi mo alam kung ano sinasabi niya because he keeps that poker face look na hindi mo alam kung galit ba siya o masaya siya. Pag tinignan ka niya, hindi mo alam kung galit ba siya sa'yo o natutuwa siya sa'yo eh. But nakakatawa because yun yung enigma ni Mr. M. Talagang lahat tayo eh hindi natin alam kung ano tumatakbo sa utak niya. But what I can remember about Mr. M, which I always talagang pag nandyan siya, alam ko he really cares for you, for you, for me. Hindi siya, as much as he's a man of few words, whatever he says, he always means it. So, yung mga moments na nag-aasap kami every Sunday, pa nagtutour kami, lahat yun nilook forward ko because iba yung wisdom ng isang tatay, iba yung wisdom na binibigay niya sa'yo. At he really asks you about everything sa personal na buhay mo. So, yun yung mga pagkakataon na sa dami ng hinahandle niya sa buhay ng mga tao, ng mga trabaho, kaya niya pa rin maging personal sa'yo. So, hindi ko makakalimutan yun and he's been really consistent. And yun. Grabe, no? Oo nga, no? Ikaw talaga yung mga na-experience mo si Mr. M, hindi lang sa ASA, pati yung mga concert tour. Hunks tours, heart tours. Correct! O, syempre, guest ako dyan. Ako lagi ang guest yes. ko. Itoured around the world at kasama natin dyan. Isa rin napakahusay na aktor, an artist, a singer, lahat na. Mr. Jericho Rosales. Echo, how is it? Kamusta? Your fondest memories with Mr. M? Hi, sweet. How are you? Alam mo, nabanggit mo yung Hunkster, nandun ka kasi ikaw yung nakikipag-agawan ng ng spotlight kay Christine, di ba? As in, nagkakagulo yung lahat pag kung kanino titingin kung sa'yo kay Christine eh. Sobra! Oh, may talk about that. Pero ikaw muna, when you were starting, di ba, I understand, parang paano ka ba na-discover, paano ka napunta sa Star Magic, alam mo yung early days of Echo, leading to your experience with Star Magic. Si Mr. M kasi mahilig manood ng Eight Bulaga. So nakita niya ako sa Eight Bulaga. Yon. Joke lang. Anyway, wala lang ako na tinanong kasi ako kung gusto kong mag-artista sa ng manager ko. Tapos may Star Circle Batch 4 na auditions, tapos may pa-workshop. So yun, nag-workshop ako ng ilang months. Pero yung pinaka-memorable dun is yung first time to meet Mr. M. And actually,
a few months ago before yung pandemic, nandun ako sa Star Magic. Ang daming artists. Hindi ko alam kung anong batch to eh. And ang daming ano, parang may screening. And dun ko parang na-throwback ako ng todo-todos. Siguro mga 2000, late 90s yun, na parang lahat kami nakapila, tapos lahat kami ni screen. Mamimit na si Mr. M, si Tita Charo, si Direct Lauren, lahat sila. And he was there, and you know, he's standing there, he's I don't know, 6'2", and then he's looking like, ganito siya, tapos tinitignan niya, yan, ikaw. Alam mo yung maturo ka niya? Correct. Yung maturo ka niya, tapos sinabi niya na, halika, lumapit ka na dito. Yung parang, ganun yung feeling na, eto na yun, diba? Parang di ko alam kung ano yung sasabihin ko sa kanya. But, I mean, he had that demeanor na parang, okay, wow, this is a man of authority. He is Mr. M, Mr. Star Magic, Star Circle, and everything. Pero once you get to, you know, I entered that kind of like comforting space na he provided for me. I was 15, then 16. And then I was like, wow, Mr. M's like a mix of like an uncle, a dad, a barkada, and you know, like a guide, parang ganon. So I will never forget that. And then yung isa pa is that I'm sure you know, like there are hundreds of artists describing him, but he's very special to me because we have this like kind of connection, kaming dalawa na parang, you know, we created this character called Jempot that he, you know, kahit anong jokes na labas ko basta as Jempot, nang tawa-tawa siya parang ganun. And then one day binatukan niya ako. So kasi as in binatukan niya ako ng malakas kasi basta may ginawa akong kalokohan. So binatukan niya lang ako, and then we had a moment sa hallway, and he said, "Never do that again." And I said, "You know what? I appreciate that. Thank you. Love you, Mr. M." So, yun na. I mean, it's between us, but Hindi, ang saya nung kwento mo kasi talagang lahat tayo may kanya-kanya tayo experience. Ako, well, it's 23 years, eh, di ba? I know, so, ako inaalam si Mr. Dieter Ocampo. Siya ba ito? Dahil naka-off yata yung ano mo, camera mo, para we could talk about that. Hang on. Alam mo kung bakit. Kindly bear with me. I'm working on my camera. It's been acting up. Okay. Parang may kailangan ka lang pindutin dyan na video. Na yeah, I think the signal is kind of poor. So, kindly bear with me. Oh, anyway, sige. Dito ka naman, Diet. Your memorable experience lang with Mr. M, especially when you're starting and you're one of the early batches ng Star Magic, yung Star Magic batch na nagsimula na noon. Parang batch 2 ka ba? Batch 3? No, I'll give you a trivia. So go. I think karamihan sa mga bagong kasama natin sa pamilya natin sa Star Magic, I guess they're not so familiar with mga naunang batch. So I guess only few, like mga kasama ko sa Hunks, would know about this. But I really auditioned for the first batch. So the first batch was sila Rico yan. Ah, talaga ba? Okay. Sila, yes. So, but unfortunately, I didn't make it to the first batch for some reason because to begin with, hindi talaga ako mahilig mag-artista. So I guess kasi sinamahan ko lang talaga yung kaibigan ko na mag-audition. So it's not really me. So yung sinamahan ko, because I'm from Cavite, we all just wanted to have an adventure na padpad kami sa QC, and then we met a few people from, you know, the production. And nag-introduce sa amin si Chris Villago to John Manahan. Of course, kilala natin lahat bilang Mr. M. And unang tingin niya, and of course, that first audition, I didn't make it. So unfortunately, I felt bad about it. But, you know, typical Caviteño. And I would say, we always think, you know, try to prove na we do better next time. So I guess it's just a blessing. Maybe he saw something about me na he said, okay, I'll give you another opportunity to do another audition. In this case, I landed on the second batch. Kasama ko na sila Maylin Dizon and sila Patty Garcia. Hey, Marvin, Agustin, kayo magkabatch. That's right. Yeah, that's right. So Marvin was on the same batch. But then, nag-overlap na. Kasi we all did a show together called Gimmick. Correct. So I do recall in one of those instances where, kasi there's a movie of Claudine and Rico. And sila yung pinaka-prime na ano eh, ng mga artists that time. Yeah, the love team at that time. Yeah, and that, they're at that peak. So, parang sila yung Liz and Ken that time. So, I would say, before pa nagkaroon ng Jericho Christine, Rick Kuyan
and Claudine Barreto was, you know, correct, talagang... Correct, yes. Yung parang iconic tandem yan. And then, they had an audition for this movie and then, so, kinausap lang ako ni, we call him Coach. So, si Mr. M is like a mentor. That's why we always say M stands for mentor. So, So I would say that time, so he saw something, you know, he's a very good mentor by saying, I think pwede ka dito sa movie na to eh. And I think that time it was direct when Wenderamas was the director. No, yes, of yeah. course. First, and really, direct first movie. That's correct. That's correct. That's the first movie. So, nung binigyan niya ako ng scene, and then I think they liked the scene. So, parang sinadjust niya na dapat dagdagan yung eksena niya kasi supposedly isang eksena lang. And then... Naging ka ng love triangle, of course. naging triangle yan. So that actually medyo naging ano yun, issue pa. So yun, dahil nagkaroon ng, ano, like, you know, it created another show that gave birth to Mula sa Puso. Correct. So, feeling ko naman talaga your, ano, parang destiny yan, di ba? Hindi ka napunta sa first batch ng Star Magic, napunta ka naman sa second and everything came into the right place, di ba? Hey, that's correct. That's correct. Ako naman, ako laging sinasabi kanina na I'm so grateful that ako lagi yung guest, me and of course, also sometimes si John Santos ang laging guest ng buong Hangs Tour for almost 5 years yata tayo nagtuturo all over the country and all over the world. Alam mo kung bakit memorable sa akin ang Hangs Tour? Kasi it was in 2001 na Hangs Tour natin sa New York na pagkalamig-lamig at nag-i-snow is the same time na pumasok ako, my former manager, Bibi Arboleda, ay ipinasa ako kay Mr. M at kay Mrs. Mariol and then on, naging na akong Star Magic artist. Grabe yung memories na yon. Pero babalikan natin yung usapang Hangs, ha? Punta muna tayo dito. Mr. J. Cuenca, magandang gabi po, sir. Kamusta naman po? Ano po ang inyong pong memorable experience mula sa ating tatay, Mr. Johnny Manaan? Good evening, guys. Mr. M, happy 50th anniversary. Ako, dami eh. I mean, meron yung Star Magic Tour, yung first time, dinala yung buong Star Magic sa States at that time. Pero siguro, in the top of my mind, parang two things. Parang yung first time ko siya nakilala. So, syempre, kagagaling ko lang sa kabilang network, kakadito ko lang ng ABS. So, parang ready ako mamolde kung anong gusto nila gawin sa akin. Kung, di ba, kung if they wanted, at that time, mahaba pa buo ko and everything. So, going into Mr. M's office, I don't know what to expect. Sabi ka, you know, I'm just gonna keep an open mind, whatever they want me to become, I'll agree. Tapos to my surprise, parang nagulat ako, pagkakilala ko kay Mr. M, he just told me to be myself, for better or for worse. Kung paano ka, ganyan na yun. That's how you're gonna be. Whether, ano, kontrabida ka or bida ka, dapat yung essence mo na may konting mischievous or pagiging bad boy, he told me to own it. So doon ako nagulat, the first time. Second time, yung first time ako pinagalitan ni Mr. M, yun hindi ko makakalimutan. Hindi ako may sa ASAP. Kasi nagkaroon ka rin ng grupo, Jake, yung cover boy. Cover boy. Regular kayo sa ASAP at nag-guest din ako sa mga live concerts nyo. Sige, yeah. Nga, sweet nito ka din, di ba? Saan? Yeah. Hindi, yung second time, nalala ko, promo nun tayong dalawa yun eh. So, punta kami doon. Para nagkaroon kami ng countering altercation ni Baron. So at that time, so ito na, nasa labas kami ng studio ng ASAP, sisigawan kami ni Baron, nag-aawal. Ito na si Mr. M ngayon paparating. So sinigawan niya kami dalawa. So ito na ngayon, parang lahat ng angas, lahat ng ganito, bigla na lang kami ni Baron, naging 6 years old kami ulit. Inigyan kami ni Mr. M. Okay, ayaw na ba yung pag-away? Ayaw na mong pag-initan ni Mr. M. So parang, yun na siya. At Mr. M, yan ang nabihirang sumigaw, ha? Alam mo yung gano'n? Bihira. Pero napaka-soft-spoken niya lagi. Doon ko nasabi na, okay, grabe talaga itong ginawa ko. Eh. Kasi first time ko nakita magalit si Mr. M talaga. So for me, pag nagsalita na si Mr. M, si Boss, lahat kami talaga nakikinig. Kasi para siyang ama sa amin lahat. So for me, parang, the best thing I've ever learned from Mr. M is just to be myself and just own it. Yeah. Thank you, Jay. Now let's go to the ladies. Shaina, my baby, how are you, Shaina? I'm okay, sweet. Hello, good evening to everyone. Sa alam mo, Shaina, ha? Baby girl, of all people dito, parang feeling ko ikaw ang pinakamatagal na nakasama ni Mr. M kasi from being a child star in a... Ang sakit naman nun!
Ha? Pero bata ka naman kasi nagsimula, baby girl. From the being a child star in Ang TV, tama ba ako? Tapos nagiging teen sensation at ngayon, you are full-fledged actress. Ano ang experience? Yung three versions of Shaina Magdaya with Mr. M. Ito na nga po, hindi ko na po ide-deny ang edad natin, no? Pero I would of course like to say na dahil kay tatay, kaya nandito pa rin ako hanggang ngayon. And I know na dahil sa kanya, kaya ako tumagal. And also because of the whole Star Magic family. I started with Star Magic 7 years old po ako. Correct, I know. Na natin tanungin kung ilang taon tayo ngayon. Pero 7 years old po ako nung nagsimula ako. I was not even launched na may kabatch. I was launched with Serena Dalrymple. Diba, sweet? I don't know if you remember. Of course, kasama niyo ako sa show tsaka kay Camille Pras. May show kayo. Marinella. Marinella, yes. Yes, so growing up, syempre lahat kami nagtutulakan kung sino unang babati kay tatay. Dahil lahat takot pa sa kanya. Hanggang sa nag-evolve din yung relationship ko with him. And literally, parang naging second dad ko talaga siya. Kaya nagpapasalamat ako. And hanggang ngayon, even the most important decisions ng buhay ko, kinukonsulta ko siya. At I am always grateful for his guidance and his presence in my life. Hanggang sa bank account. Kasama ko siya. So, yun po yung relasyon namin. And isang malaking utang na loob at isang malaking blessing si tatay sa buhay ko. Hindi lang sa trabaho ko, pero pati na rin sa personal kong buhay. Kaya I am, of course, celebrating his life always. And syempre, yung presence niya sa industriya na to. Dahil, you know, hearing everyone say and share their stories, parang nakakatuwa dahil ang dami niya talagang natulungan. At dahil sa presence niya at sa magic niya, nandito kaming lahat. Tama. So punta naman tayo sa ano, kung si Shaina matagal-tagal nang na naging tatay si Mr. M. Tanungin natin si Mr. Arjo Ataide. Arjo, baby boy, how are you? Hi. Hi Arjo. So kamusta? Oh. Your first experience with Mr. M? Was it parang natakot ka ba? Nagulat, na tense, kinabahan? First encounter, mga seven times kasi ako nag-try sa Star Magic eh. Oh my God! So, talaga ba? Yeah, 7 times. Tapos eventually, no, Mr. M eventually got me for Star Magic. And he believed in me. He did until may mga experiences, may mga usap kami like what the other artists were saying a while ago, no, na si Mr. M would always ask like, how am I? How, what am I doing? At saka he would really acknowledge once you've done a good job or not, doesn't matter if it's good or bad, he really acknowledges it to make sure that you're in the right track. And father figure, soft-spoken, experiences and words, I'd rather keep it to myself, but I'm very, very thankful for the opportunity, for the love, for the guidance and everything else. He just made sure that I would stay in my place. I know my track, and he just told me to keep doing what I'm doing. And that's it. I think there are a lot of memorable experiences with Mr. M. Parang alam niya, no? Alam ni Mr. M yung kung ano yung tatahakin ng career mo. Katulad ng sinabi ni Jake kanina na, di ba, sinabi doon sa kanya ni Mr. M, iyang ka na, yung ganyang angas yan, ikaw. Alam niya, no? Alam ni Mr. M. Gusto ko malaman kay Mr. M Chung D kung meron din ba siyang ganun talk with Mr. M about his career, yung path na ikaw dapat ganito ka lang, ikaw dapat ganito yung tatahakin mo, character actor ka, ganito ka. Hi, Enchong. Hi, sweet. May ganun ka rin bang talk with Mr. M? Katulad ng kinikwento ni Arjo at saka ni Jay? Wala ata eh. Hindi, joke lang. Hindi, pero siguro na... hindi, siguro na alala ko lang basta ano... kasi di ba kapag nakakausap natin si Mr. M, sobrang cherish natin kasi bihira lang eh. Yeah. Pero kapag nakakausap mo siya, lalo na kapag hindi na siya sa loob ng Star Magic or sa loob ng ABS, nagiging ibang tao si Mr. M. Nagiging parang barkada mo, nagiging tatay mo. Kaya nga, nung
pinakikinggan ko yung mga kwento, sabi ko, ah, iba-iba rin talaga si Mr. M sa bawat artista. No? Pero naalala ko lang siguro nung kinausap niya ako, bago-baguhan pa ako, sabi niya lang sa akin, favorite kita, Chong, wag mo na lang sabihin kay Sweet, kanila Echo, kanila Pure. Pero, de joke. Hindi, ano, basta, ano, masaya lang kapag nandyan si Mr. M, tsaka alam mong protektado ka, alam mong may kakampi ka, alam mong hindi ka niya papabayaan. Kahit sino man yung kaharap nila, poprotektahan ka nila. Yun lang. Alam mo, that's the operative word. Ano, may kakampi ka. Oo, ako din, nagkaroon ako ng major issue sa buhay ko at ang sinabi lang ni Mr. M sa akin ay sa'yo ako naniniwala. Ganun ka-powerful. Tapos, everything went back to order. Mga fans ng Liz Kel, eto na po sila. At they are, okay, they are together. Oh my God! Kanina, akala ko separate frame. Okay, hi Liza and Enrique. Unahin na natin si, ano, si Liza. Hi Liza, how are you? Hello po, I'm good. Okay. We're in America right now, so it's great. Oo nga pala, okay. So, kamusta experience mo to start with Mr. M, especially when you were starting, di ba? I understand na, you know, hindi ka, alam mo, akala na lahat, yung ganyang kagandang mukha eh, yung buong sisikat na kaagad. May mga pinagdaanan at tinahak din po si Miss Liza Soberano sa tulong ng Star Magic at Mr. M. Please kwento, darling. Yes, so I started with Star Magic when I was 13 years old. And then, syempre, pag bagong artista ka pa lang, you wanna experience a lot of things that other artistas are doing. So like in terms of makeup tsaka yung pananamit, I was, yung glam team ko tsaka ako, we would always go all out like during ASAP. Sobrang kapal lagi ng makeup ko kasi I thought that that was normal. And then ilang beses pinatawag ako ni Mr. M. They would say on ASAP, it's principal's office. So pinapatawag ako ni Mr. M to remove my makeup because he told me that I should value my simplicity as it is. And he told me that I should learn to be confident kahit na wala akong makeup. And he taught me also to love myself. That's what I picked up from Mr. M. Yeah, I think yun na, at saka yun din ang maganda yata kay Mr. M. Of course, Star Magic Management per se, yung hindi kayo binibigla na boom, dito ka na kaagad. May, tama ho? Okay. I'm sure marami nagulat na nakikinig ngayon dito sa Kumu na si Liza Soberano, 13 years old pa lang nag-Star Magic na po siya. Pero, di ba, parang may proseso po, we know workshop pa po, hindi basta-basta sinasalang. Kita nyo naman, pati makeup po pala, ipinakikialamanan para ma-achieve po ang perfect beauty that is Miss Liza Soberano. Hi, baby Ken, how are you? Okay lang po. So, ikaw ba, napatawag ka rin ba sa principal's office? Napagalita ka rin ba? Kasi ikaw, alam ko, bata ka rin, aalala ko, bata ka rin na nagsimula ka sa Star Magic eh. Go ahead, baby. Yes po. Kung siya mga isang beses ako siguro mga 20 to 30 times na ako sa principal. Oh yeah, at least sa'yo nang galing yan, hindi ako nagbuko. Yes, pero I think yung pinaka-best memory ko kay Mr. M was when I was starting out. So nag-audition pa lang kami noon. At yung mga kasama namin doon was puro theater actors. Mm-hmm. So syempre going inside, syempre ako as in galing lang akong fresh from college, wala pa akong background sa acting, singing, dancing, kasi wala talaga. Tapos yung mga kasama ko doon puro mga theater actors. And then pumasok siya, then the first time I saw him, I was like, oh my gosh, everyone is saying, ayun na si Mr. M, ayun na si Mr. M. Sabi, sino ba si Mr. M? Sino ba ito? Everybody's afraid that he comes out. I was like, oh my gosh, he looks scary, bro. And after that, wala siyang sinasabi, he would just ganto lang siya. Sabi ko, medyo matindi ito ha. Hindi nagsasalita. Sabi ko, grabe. The whole 6, ano, ilang height ba ni Mr. M? 6'2"? 6'4"? Ang tangkat eh. 6'2"? Yeah, 6'2". Diba, 6'2"? Gagano'n lang eh, no? O tapos, tuloy mo, Ken. So, tapos sila. So, siyempre kasama ko puro theater actor. Sabi niya, do you know how to dance? So, lahat sila nagtaas na kamay. Ako naman hindi. So, siyempre, hindi ako marunong asin. Wala pa akong background whatsoever. So, what I ibig lang sing, oh, no. Sabi niya, dito. All of you know how to sing. Lahat sila nagtayuan. Siyempre, theater actor. Acting.
Lahat sila, ako lang hindi. So nakita niya ako, sabi niya, you. Sabi ko, oh my God, ang gagawin ko dito. Bakit ako nandito, wala akong alam. Sabi ko, but it's okay, wala na. I didn't have anything, you know, to lose. So pagpunta ko doon, what's your name? Sabi ko, Ken po. Hindi ka marunong sumayaw? Can't sing, you can't act, you can't do anything. Sabi ko, yes po. Do you want to be an artista? Sabi ko, okay lang po. It's okay. You can learn. I'll help you. Sabi niya. Wow. Kaya pala, Enrique, kaya pala Ken ang nickname mo, no? Ken dance, Ken sing. Yeah. Oh, yeah. Alam mo, you mentioned that kwento during your early years in a Star Magic, Ken. Bila ako nakita, kasi sa sobrang pagmamahal ko sa Star Magic, itong computer room ko, kasi made of glass siya, mainit, ang pinang-ano ko ay mga picture ng Star Magic. Pasensya na, Liza, baby girl. Puro lalaki na Star Magic. Ang understandable. Ito, oh. Ito, first Star Magic yata to ni Enrique na mukha pa siyang totoy, kasama pa niya si JM. At saka si Doran. O si Doran lang nga. Oy, oh, meron na Peter, may Piolo ko, may Gerald. Sino pa dyan? Oh, kompleto. Ayun, oh. Diba? Sa sobrang pagmamahal ko sa Star Magic, at lalo na itong tatawagin ko, talagang mahal na mahal ito ang Star Magic dahil kung may veteran actor, may veteran actress ang Star Magic, Miss Dimples Romana. Hi, direct to I miss you. Hello, aking mga brothers and sisters, mga kuya and ate. Wow. Correct. Andito tayo lahat. Grabe, no, Dims? And sobrang sarap pong makasama kayo. Kahit na layo-layo tayo ngayon, magkakasama pa rin tayo. Pero para syempre sa ating tatay, you know, Mr. M is more than a mentor to me. He's really like a father, like everyone else here. I started with Star Magic, direct sweet, 12 years old pa lang. Yun na nga, oo. Ano, pinasok ka ba? May batch ka rin ba sa Star Magic? Opo, kami po nila Kuya Echo. Kami batch ano yun? Echo, batch 4. Batch 4, yes. So kami nila Kuya Topoli Kochoa, sina Christine, Carol Banawa, Paula Perenejo. You were only 12. Meron akong picture niya, nung 12 years old siya. Wag! Alam mo, lagi sinasabi ni Papa Piolo yan kasi lagi nyo naaalala na naka-braces pa ako noon at saka naka-pigtails pa ako. I'm sure. So, paano yung experience mo, you know, eventually now you're one of the most seasoned actress. The whole journey with Mr. M as your manager and tatay-tatay, how was it, Dims? Ako, alam mo, direct sweet ang pinaka nire-respeto ko kay Mr. M out of the kindness, yung pakikisama niya. Kasi he would live by example, eh, no? He would really show us how it's done. He shows us how to be professionals, how to treat other people with respect, di ba? So, yun yung lagi kong naiisip sa kanya. At saka ang pinakamaganda dyan, direct sweet, ako, never kong na-feel na na-judge ako. Lahat ng mga desisyon ko sa buhay, nirespeto ng Star Magic, yung bang gusto mong maging character actor, sige, yan ang gusto mong maging. Kahit gaano kabilis, kahit gaano kabagal, nirerespeto nila. Kaya I really feel super grateful to my Star Magic family, to Mr. M. Tita Mariel, and Kuya Alan Real, my handler, of course. Ama. Kasi, ano eh, alam mo, direct sweet, pakiramdam ko talaga yung, ano ba, yung naalagaan ako ng maigi. Hanggang ngayon, 35 na ako, direct sweet. Napaka, ano na, parang iniisip ko palagi, grabe yung pag-aalaga nila Mr. M sa amin. At saka very quiet lang siya eh. Kaya ako for some reason, parang ang pinaka naaalala ko are the things na, yung parang small moments lang, like, o narinig ko, segue ka daw ah. Narinig ko, hindi ka nagpapahinga. Yung mga ganyan. Tapos sasabihin niya, dapat makita mo yung mga anak mo ha. Yung ganun, yung lagi niyang ibinabalik dun sa pinaka-core natin na alagaan yung pamilya natin. And he would always look out for us. Yung kumbaga yung best interest natin na kung ano yung pinaka-makakatulong sa atin, sa mga pamilya natin, yun yung laging iniisip ni Mr. M. So, Mr. M, happy anniversary po sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo. Sampu ng pamilya ko. Thank you very much, Dims. Ako, ang ganda ng mga anecdotes natin lahat about Mr. M. No? Talaga naman, very sweet ang golden celebration na ito as Mr. M celebrates his 50 years in show business. Ayan po ang tunay na, kumbaga birthday po ng kanyang career sa industriya na kinabibilangan nating lahat. 50 years, imagine that. Talagang
golden and magical. At may bonus pang tamis, care of me. And bago yan, tatawagin po natin ulit, syempre pa, ang nag-iisang Mr. Piolo Pascual para magbigay ng importanteng message. At alam naman natin na sa 50 years na yan sa industriya ni Mr. M, minahal siya ng lahat, and that is why malaking milestone ito, kaya magkakaroon tayo ng toast, Papa P. Yes, maraming salamat sa ating lahat na nandito. If I can ask everyone to please raise your glasses. Yes. You can raise your glass of water just like me as we as I propose a toast to Mr. M, to the one that continues to make our dreams come true, who selflessly and tirelessly sees to our welfare and success, to the creative genius behind so many shows, events, and specials. Of course, Star Magic's very own dad, coach, mentor, Mr. Johnny Manahan. Happy 50th anniversary, Dad. Cheers. Daddy, happy anniversary, Daddy. If I also may add to this. Oh, finally, it's working. Hello, everyone. Hey, bro. Yeah, there you are. I also may add to that. Thank you, Piolo, for such a very noble cheers that you offer to the man. Sir, this is to the main man, Mr. Johnny Manahan. Not only that you bring us to where we want to go, but you also take us where we ought to be. So thank you so much for your kindness and for all your support. So God bless you and more power. Yes. Thank you, D. Go ahead. Ketchup Manahan. Sige po. Tonight has truly been for the man behind the magic, his golden anniversary tribute. We love you, Mr. M. And I'm pretty sure hindi man nababanggit, pero sigurado po ako na gustong sabihin ni Mr. M ang pagpapasalamat din, dahil hindi po magiging successful ang lahat ng ito kung wala ang mga taong tumutulong din sa kanya sa Star Magic. Ang lahat ng aming mga handlers, bukod ni Miss Mariol, lahat po kayo, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtulong po at pagdirekta po sa amin sa landas na aming mga natatahake. Thank you po sa lahat ng hunters namin. I'm pretty sure Mr. M will say thank you to all. And cheers to everybody. Back to you, Miss Sweet. Kaya naman, just ko, and again, maraming salamat sa lahat ng mga nandito na nakasama natin. Happy 50th anniversary in show business, Mr. M. We love you and we thank you sa lahat ng mga tulong at suporta at talagang enhancement na ginagawa nyo at pagtatanggol nyo sa amin lahat ng mga Star Magic artists. Pabalik ka dito! Iwan mo na ako! Fake tour! Ang tour ay sketchers in these features! Talaga? Ah, di ba mas masaya? Pabalik ka na po yung wag! 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 Tama na po! Thank you! Yes, hope! Yes, and we hope that we will have you once more.